Kung mabibigyan ka ng pagkakataon bumalik sa nakaraan, ano ang gusto mong gawin o gusto mong baguhin sa buhay mo? Kung bibigyan ka ng pagkakataon maging isang pinuno ng bansa, paano mo maiahon ang bansa sa kahirapan? Kung nalulunod ang mahal mo at best friend mo, sino ang ililigtas mo? Hindi na natin mababalikan yung past o yung nakaraan, pero at least gumawa ka ng way para matupad mo yung pangarap mo sa katauhan ng kapatid mo. Oo. That's your first job, and you stayed in your company for 10 years. More than 10 years, actually. Nag-stay ka na ng ganun patagal. Hindi ko alam, basta namulat talaga, 10 years na pala ako sa kumpanya natin. Hindi ko na malayan. We're both same company, and I'm 8 years already sa company ko, and then lately ko na lang, or lately na lang namin na-realize na bakit kami nag-stay na ganun katagal sa company, na bakit hindi namin in-explore yung, alam mo yun, yung ibang companies. Mas malaking sweldo. So at least, bago tayo magpunta dun sa pinaka-end ng career natin as OFW, na-realize natin na hindi talaga worth it mag-stay in one company. Sabi nga nung iba, if you're no longer learning from your company, you don't need to stay more or much longer dun sa company na yun. Kasi nga, you will never grow. You will never succeed. Ano yung pinakamasabi mong pinakamahirap na naging sitwasyon mo dito? Pinaka-worst. From that situation, dun ka natuto. Yung mga pakikisama mo sa ibang lahi, yung pinaka-worst mong ano. Iba-iba ugali. At the same time, ano yung natutunan mo dun sa... Dapat ka rin mag-adjust. Pagsamahan din sila. Eventually, naging okay naman kayo ng mga... Okay naman, kaya lang kasi yung iba, matamad. Tapos lahat ng trabaho na pupunta sa amin mga expat. Sasabihin, hindi alam. Sabi ko, hindi mo susubukan ngayon, kailan? Sa sunod na naman yung paggawin sa'yo, hindi mo alam. Sa sunod na naman gagawin, hindi mo alam. Sabi ko, gawin mo ngayon, sa sunod next time, alam mo na. Kung mako-compared ng Pilipino sa kanila, kasi mga Pilipino is very challenging. They don't need to say no. They don't need to say, I don't know. But instead, kaya natin. Parang ganon. Ano naman yung advantage nung pag-abroad mo? Kung nabibili ko na yun kung anong gusto kong bilhin. Parang ganon. Tapos, at the same time, nabibigyan ko ng pera mga magulang ko. Mahirap man mabuhay or magstay sa ibang bansa na malayo sa pamilya mo, but then tinitiis natin yon for the sake of our family. What the best for them? Parang what makes an OFW or the OFW happy and comfortable? Sino naman yung naging inspirasyon mo dito para maging matatag ka? Siyempre, yung anak ko. Kahit may mga problema ka, stress sa trabaho. Pero pag iniisip ko yung anak ko, pag tinatawa kong papa, ang sarap sa pakiramdam. How long do you see yourself na magstay dito? So actually talaga, dream ko magpunta ng Poland. Mayroon na akong resignation, so last day ko sa 26. Sana mag-succeed ako sa bago kong trabaho. Ano ang lesson ng buhay mo as OFW na pwede mong i-share sa mga taong nagpaplano at magpaplano pang mag-abroad based on your experience? Dapat matatag ang kalooban nyo. Dapat buo ang loob nyo. Ganun. Tapos, kung mapunta man kayo sa ibang bansa, kung kahit sa ang bansa, dapat ipon. Marami na akong nakita sa Pilipinas na nag-ex-abroad pero wala naman. Yes. Nga. One of the best thing na you have to learn pag nandito ka, of course, you have to set a goal including for your family, but at the same time, you have to think something for yourself. At least 50% of your earnings mapupunta sa kanila, but then the 50%, kailangan may masave ka for your future. At isa sa mga pinaka mahirap ditong iwasan sa abroad is yung temptation. Temptation means yung mga tukso sa paligid, ng pagkain, gadget, yung pinakamahirap pigilan. Gadgets. Kasi napakamura ng gadgets din. Napakamura, and kahit pa paano, mas madali mo siyang ma-afford na mabili compared kung nasa Pilipinas tayo. What is the best thing in your life right now? Kuya, kasi nakapagpatapos nga ako ng nursing, di ba? Alam naman natin na nursing course is hindi siya basta-basta. Kahit masakit sa bulsa. What's your dream right now? Gusto kong makapagpatayo ng sarili kong bahay.
kaya di ko nasasayangin yung pangalawa opportunity ko. So before we end this video, meron tayong tinatawag na Miss Q&A questions. I have some questions here na pipili siya, tapos sasagutin niya yon at simpleng question lang naman. Ready ka na ba for the question? Tatawag ito, Miss Universe questions. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon bumalik sa nakaraan, ano ang gusto mong gawin o gusto mong baguhin sa buhay mo? Isa lang naman gusto ko eh. Ano? Ang makapagtapos din ng nurse. Actually, dream ko talaga yan kasi nakuha ko sa kapatid ko. Oh my God. Hindi na natin mababalikan yung fast o yung nakaraan, pero at least gumawa ka ng way para matupad mo yung pangarap mo sa katauhan ng kapatid mo. And there is another question, of course. Hindi mawawala yan. Ano pa? At least 3 questions. Okay. Kung bibigyan ka na pagkakataon maging isang pinuno ng bansa, paano mo may aahon ang bansa sa kahirapan? Sumunod lang sa batas tulad ng bansang United Arab Emirates. Sumusunod sa batas. Miski babaan ng bus, doon ka bababa. Sa tamang babaan. In that way, feeling mo aahon tayo sa kahirapan. Ano lang naman yun. Pag sumunod sa batas, ginawa tama, talagang mag-improve yung bansa natin. If I were given a chance na maging isang pinuno ng bansa, siguro like here sa United Arab Emirates, walang expat na makakapagmay-ari ng lupain dito or mga properties. It's all belongs to the people here or the government here. But in that way, hindi masasakop or hindi maaangkin ng ibang bansa yung bansa natin. You can stay here but you cannot own our country. And for the last question, kung nalulunod ang mahal mo at best friend mo, sino ang ililigtas mo? Siyempre yung mahal ko. Huh? Bakit? Mahal ko yun eh. Best friend lang kita. Parang ganun. Siguro kung ako naman, may choice pang pwede na naman yung dalawa. May ililigtas mo, siyempre. Ililigtas mo yung dalawa. Yeah. Kasi wala namang option na sinabi na isa lang. Oh, isa lang. So you can save both of them because both of them are special person in your life. Ganon. Last episode, Fast Talk ni Boy Andy. So, Fast Talk! Gito. Ready ka na ba? Favorite expression? Expression? Bye-bye! Dirty pleasure. Ang mag-isip sa kapwa ng dirty. What makes you blush? Ano blush? Yung parang kinikilig or alam mo yun, namumula-mula yung ano. Siyempre, pag nakikita mo yung mga crush mo. Ayun. Motto in life. Motto in life to achieve my dream. Mauubusan ka ng pera, sinong una mong tatawagan? Siyempre, pamilya. Love or career? Career. What is the essence of being a man? Kasama ba ako doon? Man. What is the essence of being a human? To create a good moral. To spread the love, humanity in the world. Ganon. Yes. True love or world peace? World peace. Magkano ang iyong dangal? Depende sa price. Ano ang gagawin mo para sa pag-ibig? Handa akong pumatay. Chika lang! Ibibigay ko ang lahat. Yes. Mas mahal ko siya. Pag hindi mo na siya mahal, babawiin ang lahat. Lights off or lights on? Lights on, syempre. Sex or money? Sex. 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 Best time for sex? Midnight? After duty? After duty, yeah, midnight or madaling araw. Best food to eat after sex? Ano? Specific, no? Ano ba yung mga gusto mong kainin after? Mapampalakas. Tulad ng balo. If you were the sexual position, what would you do? Sabihin. Ano yung kung sa position ng sexual, anong position ka? Dog style? Helicopter?
Push up. Huh? That's conclude our video for today. At maraming salamat po sa panonood sa aking YouTube channel. At ang aim ko ngayon ay to spread the love and to get some inspirational story from all OFW. Dahil as OFW, experience ko or nararanasan ko din yung nararanasan nila. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye! Bye-bye!